Magandang araw sa inyong lahat, mga boss. Sino na po ba dito ang gumaya doon sa Arbius video kung paano po mag-install ng electric water pump, yung wala pong pressure tank? Siguro po ganito yung naging kalabasan ng inyong electric water pump dahil wala po yung pressure tank. Ibig sabihin, hindi po yun automatic. Okay po, pakita ko muna po sa inyo kung anong nangyari doon sa in-install nyo. So ngayon po, siguro ganito yung nangyari. Ayan po, kung ginayan nyo lang po yung video ko, siguro po ganito yung kinalabasan. Okay. Ayan. Sasaksak mo siya dahil hindi po automatic. Okay. Ayan. Kapag hindi ka nagagamit, siyempre bubunutin mo siya. Natural, manual po. So ngayon po, meron akong papakita sa inyo. I-automatic po natin to. Okay. Kakabit po natin yung pressure switch. Ayan. Ayan po ang itsura ng pressure switch. Ayan. Aqua Italian brand. Okay. Ayan. Italia din yan. Ayan. Okay, ito po pala yung mga materials natin. Ayan. Dalawang T. Isang male plug na 1/2. At dalawang reducer. Ang isa, ito. 1 inch to 3/4. Ito naman 3/4 to 1/2. Isang T. At isang PVC cup. At isang PVC. Maiksi lang. Siya po ang mag-handle ng air pressure para po gumana ito. At ito po. Ito, napaka-importante po nito. Ayan. Male adapter siya na 1/4. Tapos dito, 1/2. Ayan. Sakto lang po yun dyan. Ayan. Para yun dyan. Okay, so ngayon po, mag-install na muna tayo. Pressure para gumana yung pressure switch natin. Ayun, yung magsisilbing pressure tank natin. Napakaliit lang, hindi ba? Okay. Mauuna siya compare sa pressure switch. Okay po. Ito, PVC cup dito siya para walang lumabas na hangin. Dapat silyado siya. Yan po, ganyan ang itsura niya.
maglalagay tayo dito sa pinakahulihan ng ball valve para makontrol niya po yung pressure dahil butas po yan. Butas para walang leak. Ganyan po ang itsura niya, ganyan napaka-set up. Okay po. Ngayon po mag-wiring na tayo. Ito muna po sa inyo yung diagram niya sa wiring. Ayan po. Nasa likod lang po 'yan ng takip ng ano. Pressure switch. Ayan. Ayan po. Nakikita niyo po yung ano L1. Ayan. L1 at saka L2. Ayan po. Hindi po pwede itong magkatabing ito. Hindi po pwede yan. At itong magkatabi naman to, hindi rin po pwede yan. Dapat isa nito, isa doon, at isa doon, isa dito. Okay po, yan po ang tamang wiring. Ayan po, nakikita nyo, magkahiwalay po yung dalawang wire na galing mismo sa motor. Ayan. Mamaya, yung lalagyan natin yung sa supply dito sa gitna. Itong galing sa motor, ito. Ayan. Nakikita nyo sa baba, ayan. L1 at yung isa ito, ito. L2 ayan. Ganyan ayan. Yung dalawa sa gitna ayan. Ganyan ayan. T1 at yung isa T2. So, ayan po, natapos na natin i-set up lahat. Ayan, lagyan na natin ang wiring. Ayan, na-wiring na natin siya. Ayan. At napansin nyo, hindi ko inalis yung male plug. Ayan, kung sakali, gabi na, bubunutin nyo lang. Dahil siyempre, gabi, wala naman masyado gagamit. Mag-stack na lang kayo ng tubig sa CR. Lagay kayo ng drum. Pwede nyo pag-imba ka ng tubig. So, ngayon, try na natin. Ayan, gumana siya. Ayan, lumagatik siya. Nag-off dahil naka-off din to. Walang lumalabas na tubig. Pero kapag binuksan ko yan, okay. Automatic, under siya. Kapag sinakado ko naman, sinakado ko. Okay. Yan, automatic na matay din siya. At hindi po talaga siya automatic na mamamatay. Okay po. Dahil nag-create pa siya ng pressure para siya mamatay. Okay po. Dito. Yan. Kahit buksan nyo to. Yan. Yan. Automatic na matay siya. Yan. Kapag sinarado mo. Okay. Yan. Try ulit natin. Yan. Yan. Ito. Kapag sinarado natin. Yan. Hindi siya automatic na mamamatay, sabi ko sa inyo. Yan. May ilang segundo siya bago mamatay. Dahil po yun sa pressure. Okay. Okay. Subukan natin doon sa garden hose namin. Ito yan. Siyempre, malayo yun. Ito, nagdidilig kayo. Under ng under ang motor niyan.
So ngayon, siyempre, napakalayo mo sa motor, mapapatay yung motor, tatakbo ka pa. Siyempre, kung tapos ka na, tatakbo ka pa para patayin mo yung motor. So ngayon, nandito na lang yung control mo. Ayan. O, kita nyo, nasarado, sarado, at sarado yung isa. Bahala na lang kayo mag-discarte, papunta sa CR, papunta sa kusina. Okay, ang purpose pala nito ay para lang kayong nakanawasa. Okay po. Ayan. Okay. Diba? Automatic na siya. Kapag pinatay ko, automatic din siya. Namamatay. At dapat po pala walang leak ang mga tubo ninyo o yung linya ng tubig ninyo. At ito, papakita ko sa inyo kung bakit dapat wala pong leak. Walang tagas yung mga tubo ninyo. Dahil po kung may tagas, mag-on off po yan. On off siya ng on off. Okay po. O ito, subukan natin. Kung may tagas na konti. O, sabihin natin ganyan. Mawawala yung pressure. Aandar naman siya. Ayan. Kapag sapat na yung pressure, halimbawa ganyan yung leak o may leak yung tubo ninyo, hindi nyo napapansin, ganyan ang leak ng tubo ninyo, hindi naman siya automatic na on. Pero kapag naubos yung pressure sa loob, naubos yung pressure dito sa loob ng ginawa nating pressure tank, ayan, aandar yung motor. Oh. So ayan po, ganyan pong mangyayari, on off po siya. On off siya ng on off. Kaya dapat po wala talagang leak. Walang tagas. Okay po. Ayan po, diyan na po nagtatapos ang ating video. At maraming salamat po sa panonood ninyo. At sana po nakatulong sa inyo ang ating video ngayon. Ayan po. Bye-bye.